devil. Spare you. Magandang araw po sa inyong lahat. Ibabahagi ko ang naging karanasan ko sa isang uri ng aswang na tinatawag nilang asbo. Hinding-hindi ko ito malilimutan. Nangyari ito taong 2013. Ang ilog po ang naging pangunahing supply ng tubig naming pamilya. Wala kasing tubig at ilaw ang bahay na tinitira namin ngayon. Ako po si Maribel. Mayroon akong dalawang anak na binubuhay mag-isa. Nabuntis kasi ako sa edad na 16. Dahil sa bata pa ako, ay pinalayas na ako ng mga magulang ko sa amin. Hindi nila matanggap ang kahihiyan na dinulot ko sa pamilya namin. Hindi ko naman sila masisisi. Dahil kahit sinumang magulang ay magagalit sa anak nila kung ganoon ang mangyayari. Dahil sa pinalayas ako, ay sumama ako sa lalaking nakabuntis sa akin. Tambay pa naman ang nobyo ko, pero nakahanap kaagad siya ng trabaho nang mabuntis ako. Naging masaya naman ang pamilya namin kahit hirap. Pero nung dalawa na ang anak namin, ay may hindi inaasahang pangyayari ang naganap sa aming buhay. Namatay po ang nobyo ko nang mabangga ng malaking truck ang kanilang motor na sinasakyan. Magdi-deliver sana sila ng kasama niya nang bigla na lamang sumulpot ang malaking truck sa harap nila at saka sila kinalatgad. Nang araw na po na yon, eh halos hindi ko na makilala ang asawa ko dahil sa basag ang kanyang bungo. Naguluhan kasi siya sa ulo. Ayon sa driver ng truck, ay nawalan siya ng preno. Hindi niya na nakontrol pa ang truck na minamaneho niya. Labis na sakit ang dinulot sa akin ng pagkawala ng asawa ko. Walang-wala pa naman kami dahil hindi pa kami nakakaipon. Pinalayas kami ng dalawa kong anak sa bahay na inuupahan namin. Ang mga magulang naman ng asawa ko ay nasisipa ako dahil sa pagkamatay ng kanilang anak. Hindi sila nagbigay ng tulong sa akin. Kaya napunta kami dito sa Maragondon, Cavite. Nanirahan kami ng libre sa isang bahay na walang ilaw at tubig. Ayon sa may-ari, ay gusto niya lang na may tumira sa bahay nila dati dahil baka pamalagian ito ng multo. Wala naman kaming babayaran sa pagtira namin. Pero kung sakaling magpapakabit kami ng ilaw at tubig, ay kami ang gagastos noon. Wala naman akong pera at trabaho, kaya wala akong pampakabit. Nagtsatsaga na lang kami ng mga anak ko na pumunta sa ilog kapag maglalaba kami. Ang naging sideline ko para magkapera ay nagdadamo ako sa mga bahay-bahay o hindi naman kaya ay naglalaba. Dahil doon ay nakakabili ako ng tubig inumin namin at saka pagkain. Kahit papaano naman ay nakakaraos kami sa pang-araw-araw namin ng mga anak ko. Mabuti na nga lamang at parehas na silang hindi dumedede. Nagulat na lang ako isang araw nang bisitahin ako ng kapatid ko. Hindi ko alam na tututuhanin niya pala ang pagbisita sa akin. Siya si Myla, ang panganay namin, at siya ang kadikit ko sa mga kapatid ko. Lima po kasi kami magkakapatid. Siya ang panganay at ako naman ang bunso. Sabi niya ay naaawa raw siya sa kalagayan ko. Niyaya niya akong bumalik sa amin pero tumanggi ako at sinabing huwag niyang sabihin sa mga magulang namin ang naging sitwasyon ko. Panigurado kasing pagagalitan lang ako at ipangangalanda ka ng maling nagawa ko. Nag-stay ang kapatid ko sa bahay ng halos dalawang linggo.
Siya muna ang nagbabantay sa mga anak ko habang naglalaba ako sa ilog. Siya rin ang gumagastos muna sa amin. Nagkaroon kasi ng magandang trabaho ang kapatid ko. Minsan na hindi ko maiiwasang magsisi. Kung siguro nakinig lang ako sa mga magulang ko, ay nakapagtapos siguro ako at nagkaroon ng magandang trabaho gaya ni Ate Myla. Pero huli na ang lahat para magsisi dahil sa nangyari na nga ang lahat. Isang gabi noon, hindi ko napansin na wala na pala kaming tubig na magagamit. Nang araw na yun ay nagtataipa naman ang anak ko, kaya kailangan talaga ang tubig. Dali-dali akong nagtungo sa ilog. Hindi naman kasi ganun kalayo ang ilog mula sa bahay namin. Bit-bit ko ang timba at gasera papunta sa ilog. Habang abala ako sa pagsalok ng tubig, ay may napansin akong isang matandang babae. Napakahaba ng buhok niya. Parang konti na lang ay abot na ito sa kanyang tuhod. Bilog kasi ang buwan ng mga oras na iyon at may liwanag na nagbibigay sa akin upang makita ang matanda sa gilid ng ilog. Maya-maya pa ay naaninagan kong may paparating na lalaki. May dala itong panghuli ng isda. Malamang ay manghuhuli ito. Dito kasi madalas gabi o madaling araw sila nanghuhuli ng isda. Pinagmasdan ko lang sila. Parang nag-uusap pa silang dalawa. Hanggang sa bigla na lang napasigaw ang lalaki. Akma sanang kakaripas ng takbo ang lalaki nang bigla siyang hatakin ng matanda. Nakaramdam ako ng matinding takot, kaya nagtago ako sa malaking puno. Itinabi ko ang gaserang hawak ko sa batuhan at tinakpan ito ng bato para hindi makita ang liwanag. Nagulat ako sa kakaibang lakas ng matanda. Parang laruan lamang na inihampas ng matanda ang lalaki sa batuhan ng ilog. Ilang ulit niya yung ginawa. Tumama ang ulo nito sa malalaking bato. At nang masiguro ng matanda na wala ng buhay ang lalaki, ay bigla na lamang niyang isinubsob ang mukha niya sa tiyan ng lalaki. Napahawak ako sa bibig. Parang isang gutom na hayop ang matandang babae habang kinakain nito ang laman loob ng lalaki. At napansin ko pa na parang may hinihila ito mula sa loob ng tiyan ng lalaki. Pagkatapos ay muli niyang isinubsob ang muka sa tiyan ng lalaki. Nanginginig po ang buong katawan ko habang pinapanood siya. Nanlalambot ang aking mga kamay. Hindi ko inaasahang makakakita ako ng ganitong kaganapan sa buong buhay ko. Para po akong naistatwa sa sobrang takot. Hindi po ako makagalaw. Ilang minuto matapos niyang kainin ang laman loob ng lalaki, ay sumulong siya sa ilog. Nilinis pa niya ang kanyang katawan. At ilang saglit pa, ay bigla pong nagbago ang kanyang anyo. Bigla siyang naging isang malaking aso. Lumingali nga muna siya bago tuluyang naglakad papalayo. Ilang minuto muna ang pinalipas ko bago ako umalis sa pwesto ko. Hindi ko na nagawang dagdagan pa ng tubig ang timba nang dahil sa takot ko. Pagka-uwi ko sa bahay ay pinagpawisan ako ng sobra. Ngayon lang po ako nakakita ng ganoon. Dahil doon ay napatunayan ko na sa aking sarili na totoo nga ang aswang. Hindi kasi ako naniniwala sa kanila. Dahil nang magbuntis ako, ay wala naman akong naramdaman na aswang. Walang aswang na nanggulo sa akin. Ikinuwento ko yun sa kapatid ko at sobra siyang kinilabutan. Sinabi niya sa akin na dapat ay mag-ingat kaming mag-iina. Kinabukasan,
ay kumalat na ang balita na may lalaking natagpuan sa ilog na wakwakan dyan. Maraming tao ang nakapalibot sa bangkay ng lalaki. Habang nakatingin ako sa lalaki, ay para bang naalala ko ang lahat ng nangyari kagabi. Muling nanumbalik sa isipan ko ang nangyari. Napahawak pa ako sa sikmura ko dahil parang masusuka ako sa itsura ng lalaki. Gusto ko na sanang magsalita na nakita ko ang buong pangyayari. Pero natakot ako. Natakot ako na baka ako naman ang balikan at atakihin ang aswang na iyon. Nilibot ko ang paningin ko sa paligid. Dahil baka mamaya ay nakikinig lang pala ang aswang na iyon sa amin. Naku, sigurado ako. Hindi tao ang may gawa niyan. Sigaw ng isang naroroon. Asbo, yun ang may gawa niyan. Kailangan na talagang mahuli at mapatay ang asbo na yon bago pa man siya makapagbiktima ng maraming tao. Muli ay sabi ng isa sa mga nag-uusyoso. Malakas na pag-iyak ang ginawa ng isang babae sa tabi ng lalaking namatay. Kasama rin umiiyak ang isa pang batang lalaki sa tabi niya. Panigurado ito ang kanyang naiwang pamilya. Awang-awa ako sa kanila habang pinagmamasdan ko sila na umiiyak. Lumipas pa ang ilang araw bago ako naglakas na magsabi sa isa naming kapitbahay. Hindi na kasi kinaya ng konsensya ko na hindi sabihin sa kanila. Isa lang ang naging hinala nila. Dati pa silang nagdududa sa katauhan ng matandang babae sa ilog. Doon kasi ito nakatira. Hindi lang daw iyon ang unang beses na may nangyaring natagpo ang patay sa ilog na wakwakan dyan. Pangalawang beses na raw itong nangyayari at sunod-sunod na taon pa. Nagplano ang mga kapitbahay namin na sunugin ang bahay ng matandang babae. At nang sumapit ang gabi, ay sumugod sila sa ilog. May dala silang posporo at gas. Susunugin nila ang bahay ng asbong iyon. Ngunit wala na silang nakita bukod sa isang maliit na kubo. At nang pumasok sila sa loob, ay naamoy nila ang napakasansang na amoy na nagmumula sa loob ng kubo. Malakas ang kutob nila na iyon ang bahay ng matandang asbo. Kaagad nilang binuhusan ito ng gas at pagkatapos ay sinindihan. Subukan lang bumalik ng matandang yun dito at sigurado akong hindi nasasisikatan ng araw. Galit na galit ang mga kapitbahay namin, lalo na ang asawa ng lalaking namatay. Sa mga oras na iyon ay nanonood lang ako sa kanila. Matapos ang pangyayaring iyon ay wala nang namatay pa. Wala nang natagpo ang pangpatay sa ilog. Isang taon pa ang lumipas ay napagpasyahan namin na lumipat ng bahay sa tulong ng kapatid ko. Inalok niya ako ng trabaho kung saan mayroon itong kita na sasapat sa aming mag-iina. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko tungkol sa karanasan ko sa isang aswang. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at magandang araw po sa inyong lahat. Trouble.